Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalat mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusang ka niyang lusubin ang masasamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at ahain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa hain taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga turoy, hindi ko na kailangan, maging iyan ang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin
iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon na, kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang mali. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Happy anniversary, Brother Boyet at Ate Lynn, anniversary. Patuloy ang pagmamahalan. Sa atin hong unang pagbasa, ay pinapaalala ho sa atin sa sulat sa mga Hebreo ang tungkulin ng isang serdote o ng pari. Mahalaga ho ang relihiyon sa ating buhay. Ang ibig sabihin ho ng relihiyon, ito ang magdadala o ugnayan natin sa isang banal, sa isang divine na tinatawag. Iba't iba hong relihiyon, ay ang pangunahin naman ho talaga nito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa karamihan ho ng relihiyon ay may mga tinatawag na mga saserdote o pari. Hindi lamang ho ang Katoliko ang may pari. Sabagat itong uno pa man, may mga tinatawag nga hong mga babaylan, priestess, babaeng pari. So ano ba ang mga tungkulin ng mga pari o ng mga saserdote? Ang mga Hudyo, ganun din. Ang kababae ni Jesus. Para sa atin, ang mga pari ay may malaking role o function sa mga relihiyon. Sapagkat siya ang nagiging daan din ng pag-aalay ng mga tao para sa Diyos. Kaya nga ho sa atin, sa Katoliko, namin nalapit sa pari, pakidasal,
sama sa prayers at sa paghahandog kaysa ninyo kami. At dito sinasabi na ang pagpapari hindi lamang kagustuhan ng isang tao at ito ay ipinagkakaloob. At once na ikaw ay maging pari, ikaw ay pari magpakailanpaman. Kaya yung isang pari na lababas sa pagkapari, siya ay pari pa rin. Ang tinanggal lamang sa kanya ay yung kanyang functions, yung kanyang faculty. Hindi siya nakapagmisa, hindi niya nagagampanan ang mga sacraments, pero siya ay pari pa din. Bakit? Sapagkat ang pagiging pari ay magpakailanman. Si Jesus, hindi lamang ho siya hari, siya din ho ay pari. Paanong si Jesus ay naging pari? Sapagkat siya ay nakaisa natin. Hindi siya ang naghandog kung hindi siya ang inihandog. Ito ay paalala para sa atin. Nung tayo din naman ay binyagan, may tinatawag common baptism na tayo ay nakibahagi sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ng ating Panginoon Diyos. Sa ating ebanghelyo ay pinapaalala ho sa atin yung pag-aayuno, tamang pag-aayuno. Meron bang tamang pag-aayuno? Sapagkat itong fasting o ang pag-aayuno ay hindi lang ho tayong gumagawang mga Katoliko. Sapagkat una pa man ang mga Hudyo ay nag-aayuno sapagkat upang sila ay kalugdan ng Diyos. Hindi sila kumakain. Halimbawa na lamang ho, pag sila ay pupunta sa gera, magfa-fasting. Nang sa ganon ay kaawaan at kalugdan sila ng Diyos. Kapag nagkakasala, upang sila'y mapatawad, nag-aayuno. Pagamat malayo pa, ang tinatawag nating nga mahal na araw o kwaresma, ito'y panahon ng pag-aayuno. Kahit naman no, hindi kwaresma, kahit hindi ho mga mahal na araw, kahit di naman ho ay nag-aayuno. At mahalaga maunawaan ang pag-aayuno ho ay hindi fast, ay hindi ho pagda-diet. Sapagkat may nagagawa ho ito spiritual para sa atin. Isabagat ito ho ay pagsasakripisyo. Kaya naman, sabi ng mga Hudyo, ng mga Pariseo kay Jesus, bakit yung mga alagad ni Juan Bautista ay nagpa-fasting, nag-aayuno? Bakit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesus? Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ibig sabihin, yung pag-aayuno ay ginagawa din naman ho natin sa tinatawag na right time. May mga pagkakataon na atin hong iniaayon sa pagkakataon. Ay pag tayo hinamatayan, naglalamay, hindi naman ho pwedeng ikay tawa ng tawa doon, ngiti ng ngiti. Siyempre, inaayon mo din. Sabagay, yung iba kahit may patay, may bijoke, pagkat request daw ng namatay. Pero sa atin, binabagay, may right time din. Kahit sa mga bata, pag humingi sa inyo, hindi din naman ho kagad ibinibigay. Bakit? Sapagkat ang sabi, hintayin mo ang tamang pagkakataon. Sapagkat pag binigay mo ng maraming pera kaagad, yung ba inaayong kaagad? Hindi naman yun kaagad-agad in conformity sa tinatawag na yung pangangailangan. Hindi, may tama din naman hong pagkakataon. Kaya sabi ni Jesus, kasakasama pa ninyo ako. Ibig sabihin, Jesus, our joy. Jesus is our life. Kapag nasa atin si Jesus, hindi tayo magsasaya. Kapag nasa atin si Jesus, nararamdaman natin na tayo ay buhay na buhay. At sa pagkakataong ito, hindi ho masama ang mag-ayuno.
Hindi masama ako mag-fasting. Pero sana ito ay magdulot pa sa atin ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod, nito'y nawaisan din ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon, ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling mapangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang at sinaunang relihiyong song kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambay ng pinalaya sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal ng paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang pag-alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanay nangyayari upang aming pakinabangan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyo pong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwas ang sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ng Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang humpay sa kalangitan,
kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po mukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yung niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harapong para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo ng lahat ng mga kaparehem. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng Maria, ina ng Diyos, ni Poong San Jose, ang kalisinisang esposa ng mahalabereng Maria, na atin din patron, kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na mga po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangin ka, sabangin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawag mo kami, ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kamayadiyan sa lahat ng masama, pagkaloban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya tugon sa aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Ibigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Apalit po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh,
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, patuloyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng Pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkangibigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal sa gintumong pahalaga sa Arsidiosisis ng Lipa, binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga, bunga ay sagana, batang genyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay umabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Magsitayo po. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybay at lingapin ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa buhay.